Pero tama yung analysis natin, hindi siya tatanggalin po. Iintayin ang ating Pangulong Bongbong Marcos na magkusa siya. Pero yung pressure sa kanya ay dadagdag, inanapan ng performance, pinaringgan, nang tanungin siya kung ano yung ano, base sa pagtanggal. I mean, nung tanungin siya tungkol kay Inday, kasi, di ba, bad shot na yung, ano, yung ating first lady sa kanya. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Oh, ano yan niya, Mr. Maravillas? Parang masayang-masaya ka ngayon. Pagkabungan pa lang sa camera. Yesta-piesta po ang ating mga mamamayang Pilipino, mga Marcos loyalists lalo na po. Siguro alam na po ninyo yung breaking news. Nag-resign na po si Inday. Tinapla na rin mga kababayan. Finally, nag-submit ng kanyang resignation si Inday as Deputy Secretary and Vice Chairperson ng NTF LCAC. Ha? Ito po yung ano, yung balita release ng Presidential Communications Office. Ha? Yan na niya, Mr. Maravillas, yung resignation ni Inday as Deputy Secretary. Tinanggap ba agad ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Matik po. Sabi ko sa inyo, tama yung ating mga analysis. Inihintay lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magkusa, na mag-resign po si Inday. Ha? Sabi dito sa Inquirer, Marcos accepts Sara Duterte's resignation as DepEd Chief. Kasi po, wala man pong ano, wala mang achievement si Inday. Wala focus sa trabaho. Wala man kasing alam sa DepEd. bakit kasi anya, Mr. Maravillas, si Inday yung ano, yung pinili ng ating Pangulong Bongbong Marcos na Defense Secretary? Di ba niyan gusto ni Inday? Defense Secretary yung ano, position ni Gibo Teodoro. Delikado po. Matalino po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyang pro-China. Pagkatapos, kaya nga gusto ni Inday yung defense ano, portfolio, ibibigay ba yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Inday Sara? Di ba hindi? So ang ibinigay sa kanya, DepEd. Kasi alam na ng ating Pangulong. Ikaw na talaga, Mr. Maravillas. Sinukat ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung talagang bilang abogado. Abogado naman po si Inday eh. Sinukat yung galing ng vice-presidente ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba sabi niya, tiwala niya ako sa iyo, kayang-kaya mo yan. Hindi pala kaya. Anyway, bigay ko muna sa inyo mga kababayan yung istorya before nating pag-usapan. Sabi dyan sa release ng balita, 1 hour ago ng Presidential Communications Office at 2:30 PM at 2:21 pala at 2:21 PM today, June 19, 2024, Vice President Sara Duterte went to Malacañang and tendered her resignation as member of the cabinet, secretary of the Department of Education and vice chairperson of the NTF LCAC effective July 19, 2024. Bakit niya, Mr. Maravillas, hindi pwede ngayon na? Hindi man po pwede kasi hindi man po pwedeng ura-urada. Ganyan sa pag-file ng resignation po. To give time, mga kababayan, kahit sa privado po, pero yung iba, nag-i-hold na. Malamang yun din na ano, gawin ni Inday habang it is effective ano, July 19, next month pa po,
2024, hindi naman yan magtatrabaho pa. Kahit nga po nung ano, hindi pa nagre-resign. Ganun din po. Ang nagtatrabaho po, yung kanyang mga undersecretaries, assistant secretary, kahit nga po pagsagot lang ng mga katanungan ng Congress, congressional hearing ng kanyang budget, ang nagdi-defend po, hindi man siya. Kundi yung kanyang undersecretary. So wala man, parang wala din ano, parang wala man ding defense secretary tayo. Parehas yung epekto. O ngayon, sabi dyan, she declined to give a reason why she will continue to serve as vice president. Siyempre, elected siya vice president. Pero resign na siya as defense secretary and NTF Ilkak vice chairperson. We thank her for her service, sabi po ng Presidential Communications Office. Yan, official statements po ng Presidential Communications Office. Bakit adya, Mr. Maravillas? May servisyo ba si Day? Presidential Communications Office, we thank you, Anya. We thank her, Anya, for her service. Di mayroon man siguro. Although tayo, na mga mamamayang Filipino, parang wala man po. Kay Caves, mayroon. So ano, Anya, Mr. Maravillas, yung mangyayari niyan? Pwede na siyang bumuelo, maglinilini. Di ba? Kung anong ginagawa ni Lenny Robredo noon as vice president kay tatay niya, kay Digong, mag-full blast na siya. O ngayon, sabi nga po natin, mga kababayan, hindi man lang pinigilan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, matik agad, tinanggap. Ikaw niya, Mr. Maravillas, sa totoo lang, iniintay na lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos nga na mag-resign si Inday. Pinaringga na nga noong una. Pero tama yung analysis natin. Hindi siya tatanggalin po. Iintayin ang ating Pangulong Bongbong Marcos na magkusa siya. Pero yung pressure sa kanya ay dadagdag. Inanapan ng performance. Pinaringgan. Nang tanungin siya kung ano yung base sa pagtanggal. I mean, nung tanungin siya tungkol kay Inday, kasi, di ba, bad shot na yung ating first lady sa kanya. Ito po, yung reaction noon ni President Bongbong. PBBM defense BP Anyo against fresh ouster calls. Ito po, nung, siyempre, sige nang linilini po ni Inday at nagka-diferensya na po with First Lady Lisa Marcos na nabadshot na nga po. O ngayon, tinanong siya kung ano yung masasabi niya tungkol sa kanyang DepEd Secretary. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, she does not need any my assurance. She knows that. When asked if he will give assurance to the Vice President that she will keep her post, the President also said that the Vice President will remain as Education Secretary niya. Noong April ito, April 23, 2024, sabi ng ating Pangulo, the Vice President niya will remain as Education Secretary, adding that cabinet members niya will only be removed from their posts if they are inefficient or corrupt. Any of the cabinet secretaries niya will be replaced pag hindi na nila ginagawa yung trabaho nila, sabi ng ating Pangulo. All the other things are not part of the discussions. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka na namin. O hindi talaga marunong o corrupt, di ba? Tatanggalin ka na namin. Hindi naman ganon si Inday Sara, sabi po ng ating Pangulo. Sa akin mga kababayan, yung statement na yon ng ating Pangulo, parinig sa kanya na ito yung standard ko. Ito ang pagbabasihan natin. So that adds pressure, siyempre. Lalo't wala man talagang alam po sa DepEd, sa trabaho ng DepEd, si Inday. So hindi man siya po sinibak
mga kababayan, inintay na lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-tender ng kanyang resignation. At nang mag-resign ngayon po, yun, matik. Hindi man lang po pinigilan ng ating Pangulo. Pinanggap agad po ng ating Pangulo yung resignation ni Inday. Yan po, mga kababayan. No? Marcos accepts Sara Duterte's resignation as DepEd Chief. Matik! Ha? Sabi po sa press release ni ano, ay press release, sa interview kay Press Secretary Chiloy Garafil, yes, anya, accepted. Press Secretary Chiloy Garafil told reporters when asked if Marcos accepted Duterte's resignation. Automatic po, wala nang ano, isip-isip pa, second thought, or kausapin man lang, muna, bakit BP, anong problema? Na kahit nga ano, ang sama-sama ng ginagawa sa akin ng pamilya mo, inulit naman noong nausog rally sa Angeles City, si Baste, nag-resign ka pa rin. Wala man lang ganun po. Matik yung reaksyon ng ating Pangulo. Accept po agad. O di ano niya, Mr. Maravillas, ang expectation mo niyan? Ano niyang gagawin ni, ano, ni Inday? Magpo full blast na to po. Sasama na siya actively. Malamang mga kababayan, sasama na siya actively doon sa mga kapatid niya at tatay niya na nananawagan para sa resignation ng ating Pangulo. Kasi nga po, hindi na makapaghintay sila. Gusto agad palitan yung ating Pangulo. At iloklok po si Inday. Siyempre, busy presidente siya po. Siya ang magiging beneficiary. And because of that, resignation na tinanggap agad mga kababayan ng ating Pangulo, mag-i-intensify po sila ng pag-atake, paninira sa Administrasyong Marcos. Ah, adi wow. Yan kung maniwala sa inyo, yung ating mga mamamayang Filipino. Eh kung hindi, hanggang ano, hanggang 2028 kayo na magiging bleeding hearts. Tama pa? So, hanggang huling anya, Mr. Maravillas, talagang no comment pa rin si Inday. Pati doon po sa reason niya kung bakit siya nag-resign. Walang rason, no comment. Basta nag-submit siya, mga kababayan, ng resignation. Wala man lang na rason, mga kababayan, na iniligay. Tulad ng mga ibang members ng cabinet na ang ginagawang rason po kung hindi may sakit, kung ano-anong mga sinasabing rason. Pero si Inday, walang rason. O ngayon, idagdag ko na rin lang ito mga kababayan na balita. Binakbakan si Inday ng akbayan dahil sa patuloy na no comment sa issue ng West Philippine Sea, lalo't may latest na incident po na nangyari na nag-result sa severe injury ng isang Navy sailor at pagkasugat ng mga kasama. Ayan, sabi rito, BP Duterte slammed for silence amid injuries in latest ayungin na incident. Sabi po ni Rafaela David, chief convener po ng grupo that led civilian missions in the West Philippine Sea twice, Duterte's refusal niya to comment on the matter is opposite to her immediate statement about the serving of an arrest warrant against fugitive religious leader Apollo Quiboloy. Matik din pagdating po kay Quiboloy. Matik po ang kanyang statement. Saklolo agad po kay Pacquiao. So sabi po ni David, our kababayans anya were harmed by foreigners in our territory, yet Vice President Sara Duterte remains quiet. Sabi ni David na presidente po ngayon ng akbayan. Anong leader anya itong si Inday Sara? Anong klaseng leader anya siya? David continued, when it is about anya China's acts of violence against our citizens in the West Philippine Sea, BP Sara Duterte has turned down her volume to zero. But when it comes to standing up
for friends like Apollo Kiboloy, si Flips the switch to full volume. May komento agad siya, may video. May video release ka agad mga kababayan si Inday. Basa agad-agad ng kanyang mensahe, ng kanyang statement po. Tinawag pa ni David, mga kababayan, yung China's actions as vile and barbaric kanya. Pero tahimik si Inday. Ngayon, panawagan ni David na dapat niya patalsikin na yung China's ambassador over the incident as well as the surrender of its personnel responsible for causing serious harm. China must be held accountable for this appalling transgression, sabi po ni David. Anyway, tingnan natin kung ano yung magiging aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lalo't sabi mga kababayan, may mga armas na kinumpis ka at inakyat na mga kababayan yung ating vessel. Inakyat ng mga Chinese. Ayan man lang po, mga kababayan, ang ating mga breaking news ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.